unboxing of this Lazada product na binili ni Angelica Tobia. Gagawa daw siya ng liquid soap. So, nabuksan na niya. Ayan po. Buksan din natin at tignan kung ano ang mga gagamitin sa pag gawan. So, ayan po siya. Dishwashing liquid. Yan. So, ang sabi dito, product, dishwashing liquid with antimicrobial agent and pH balance, do-it-yourself kit. So, ang output po nito daw ay 12 liters. So, may mga scent siya, calamansi, green lemon, yellow, lemony, green apple, blue antibac, lavender, strawberry, ocean blue, bubblegum, lemonade. So, I think ang kinuha po ni Angel dahil naka-highlight ito, ocean blue. So, siguro yung scent na pinili niya. Tapos, sa mga color na nandito ay green, yellow, blue, and red. Pero sa case na to, malamang green lang to. Ito ang colorant. Ito maybe ang scent. Nice smell. Kahit hindi pa siya nabubuksan, naaamoy na siya sa labas. So, ito yung ocean blue. Ang bango niya. Tapos, ito yung colorant. Ang bango niya. Grabe. Tight ko yung amoy niya. So, ang mixing procedure, ito nga po, kailangan nyo basahin, syempre, itong full instructions niya rito. And be reminded of the, yung mga nandito daw sa back na mga instructions before mixing. So, ngayon, babasahin natin to bago natin gagawin. At the same time, meron siyang, ayan, meron siyang ito, which is the surfactant number 4. Meron siyang antimicrobial. Ito po yung antimicrobial. Ito yung additive number 2. Ito yung surfactant number 3. Surfactant number 2. So, sunod-sunod pala siya. 2, 3, and 4 na surfactant. Ewan ko kung para sa inyo. Let's see, and then there is this another, which is the additive number 1. So, meron din dito additive number 2 and additive number 3. So, ngayon na nakikita ko palang additive 1 and 2, pero yung surfactant, nakita ko na 1, 2, and 3. Tapos, this is the, surfactant number 1. So, 1, 2, and 3, to and 4. I think ito ang pinaka magiging ano, pinaka number 1 na bida sa paggawa nitong dishwashing liquid na to. Si surfactant. Kasi up to number 3 siya or number 4. Ito naman, si thickener. Ito yung magpapalapot ng dishwashing soap. So, ito po yung mga needs. So, ulitin ko po, surfactant number 1, surfactant number 2, surfactant number 3, and surfactant number 4. And then, ito yung thickener. Ito ang additive number 1. At ayun yung additive number 2. So, dalawa lang ang additive. Tapos, may antimicrobial, isa lang. Tapos, ito na yung napakabangong scent. Ito yung ocean blue and the colorant. So, ito yung magbibigay ng scent at ito yung magbibigay ng color. So, at the same time, bumili rin po si Angel nitong mga ito. Ayan. Empty bottles na gagamitin niya. Binili rin niya yan.
So, ito yung sample ng at ito ang sakit niya, yung pinaka-cup niya. So, pero malamang hindi bowl lang kailangan dito, malamang timba. So, ang sabi dito, for adult preparation, not recommended for children and any experimental activities. Use clean and dry mixing container. So, yun nga, pwede ng balde na malinis, na malaki-laki. With more than enough capacity, which is yun nga. Use purified water. I have a distilled water there. Use purified water only or clean tap water, meaning processed water like Manila, Lawasa, etc. Deep well water is strictly not allowed. Put exact quantity of water to ensure the quality of products. No hot water needed. Don't use wood paddle as mixer or anything made from wood. This will absorb the chemical. Oh, ayun pala yun. So, one direction and enough mixing to avoid more bubbles. So, pag pala mag-mix ka, dapat one direction lang. Kasi pag ganun-ganun, magkakos ng maraming bubbles. Don't discard bubbles. It will turn back into liquid once subside. Oo nga, yung bubbles na yun, wag daw tatapon kasi pag yun nag-subside, magiging liquid pa rin naman yun. Always use gloves and mask for your safety protection. Use strainer to ensure the quality of your products before packing. Avoid direct sunlight exposure of the products. And strictly follow procedures and instructions for good result. Tips. After charging of water, add surfactant 1. Soak at least 1 hour before mixing to loosen up. But still, you need to mix well after soaking to make sure it totally dissolves and cover it during soaking to avoid contamination. Remarks. For more upgrade and concentration of the product, less water and less thickener for about 40 grams for every 1 liter of water less. Okay. So, charge number 1. Maglagay ng 11 liters of purified water only. Not distilled, not mineral, or clean tap water to mixing container with more than enough capacity. Add surfactant number 1, cleaning active surfactant, and stir until totally dissolved. So, lalagay mo daw itong surfactant number 1. Ito. Add sa surfactant number 2, and then mix well until completely dissolved. And then 3. And then 4. And then yung additive, and then yung microbial agent, and then the colorant, and then the scent. Mix well until homogeneous, clear appearance before go to next procedure. Add additive number 2, which is ito. This is a neutralizer. Mixes well before go to next procedure. And then add gradually the thickener. This is the thickener. And mix until totally dissolved. Allow the bubbles to subside, then strain the product to ensure no solid particles present. And then number 10, pack in desired packaging bottle. So we will see later on the finished products. So, ito na nga, nakapag-umpisa na ako bago ko naalala i-video. So, nandiyan na ako ngayon sa additive number 1. Ayan, yan yung additive number 1. But before that, nauna syempre yung 11 liters of water. Tapos, inilagay ko yung surfactant number 1. Inano ko muna siya ng isang oras. Yun ang sabi kasi dito, yung surfactant number 1. Stir until totally dissolve. Tapos, sinabi rin dito na ibabad muna siya for 1 hour bago siya completely i-stir ulit para totally siya ma-dissolve. And then, yung surfactant number 2, minix well ko lang completely. And then, yung number 3, siya yung degreaser. So, mix thoroughly ulit hanggang ma-dissolve. And then, yung surfactant number 4, ito yung foaming plus moisturizer.
So, yun na nga yung additive number 1 yung kanina. Tapos yung sumunod sa additive number 1, yun yung antimicrobial agent. Tapos ayan na yung colorant. Yun yung nagpakulay. And then, yung tinuturo ko ngayon, ayan, yan po yung scent. Ang scent na kinuha ni Angel ay yung Ocean Blue, which is super, super po na napakabango. Maganda rin siya sa pinggan. Hindi siya aamoy talaga na super bango. Mabango lang siya in a sense na habang ginagamit mo, naaamoy mo siya. Pero, hindi siya nag-i-stain or nare-retain sa mga plates. And then, after the colorant and the scent, i-add mo na po ito, si additive number 2, yun yung nauna dyan. Kasi ito nang ibubuhos ko ngayon, ito na si thickener. Si thickener yung magpapalapot para po talagang ano nyo na siya, yung magmukhang jelly na siya. So, imimix nyo ulit siya hanggang totally ma-dissolve na siya. Allow the bubbles to subside, then strain the product to ensure no solid particles are present. So, medyo mahirap lang maghalo. Siyempre, kailangan nyo talaga i-make sure na wala na mga buo-buo. Kasi, hindi naman po siya agad-agad na di-dissolve. Tapos, sabi nga rin dito, pag naghalo ka, dapat isang direction lang. Pero, I think nagkaroon dyan ng time na hindi ko siya nagagawang isang direction, nakakalimutan ko. Pero, just the same, naging maayos naman po siya. Tapos, ang pinakahuli na dito, syempre, ilalagay mo na siya dun sa lalagyan, yung binili ni Angel na plastic bottle with cup. Dun na natin po siya isasalin. So, ayan. Itong thickener, dito lang talaga, mas magandang mag concentrate ka ng paghahalo. Halo ng halo ng halo hanggang completely siya ma-dissolve. Kasi, yun naman talaga yung dishwashing soap. Yun talagang mapinong-pino siya na mabango na ma-jelly ang dating. So, ayan. Nakagawa ko siya sa 40 bottles plus mga extra bottles na ginamit ko na lang for personal use. So, ayan na nga po yung finished product. Nakagawa po ako niyan ng 40 bottles plus mga extra for personal use. So, sana po nakatulong sa inyo ito. Salamat na marami. Bye!